Standar ba? Injector kung may supply din ba dito. Magandang araw sa ating lahat. Ito yung unit natin ngayon, Toyota Hiace. Makikita natin dito sa loob na ayan, wasak na to dito sa loob. Halos tinanggal na lahat. Ang history pala ng sasakyan na ito ay isang taon na to na hindi nakaandar. Sobrang kawawa na talaga yung may-ari dito. Sobrang laki na ng gastos niya dito. Kung sino-sino na lang na mga elektrisyan at mekaniko ang nagtrabaho dito. So marami na talaga yung gumalaw dito, hindi na natin mabilang. Ang may-ari pala ng sasakyan na ito ay taga Pagadian. So ang nangyari dito ay tinuwing na namin to papunta dito sa shop namin. At ganito na ngayong hitsura niya. So sobrang laki na nga ng gastos ng may-ari dito. Marami na siyang pinalitan dito. Isa na nga itong turbo. Ayan, makikita natin na bagong-bago pa talaga. Simula nga nang maikabit ito ay hindi pa nagamit itong turbo na to. Tapos ito namang cylinder head. Ayan, makikita natin na bagong-bago pa talaga. Sabi nung may-ari ay brand new talaga ito na binili niya. Kasi nag-request sa kanya yung mekaniko na kailangan na daw na palitan ng cylinder head. Kasi lagi daw nag-overheat ito nung tumatakbo pa ang sasakyan na ito. At dito naman tayo sa wiring, ayan makikita natin na gulong-gulo na talaga to. Yan parang pansit na talaga yung style niya dito. Nagsimula na nga akong mag-check dito. Ang una kong tiningnan dito ay ano ba yung posible na dahilan bakit ayaw umandar to. Ang ginawa ko ay nagsimula ako sa mga fuse, chineko ko lahat kung kumpleto ba yung mga wiring dito, may supply ba lahat. Ang code pala na nababasa sa scanner ay ito. Ayan, kita natin. Ito yung mga inayos natin dito. At syempre, itong mga code na to ay inayos na rin to nung mga nag-check dito. May mga scanner din kasi yung unang mga nag-check dito. Kaya dito nga, ayan, gumamit ako ng multi-tester. May tinistiran nga ako dito na mga sensor. At yung suction valve nga ay tinistiran ko dito kung may supply ba. Ayan, observe natin, in-start ko pa nga dito. Pero okay naman, may supply naman. Tapos dito ay tinister ko rin yung injector kung may supply din ba dito. Ayan, yung tester ko dito ay set to 12 volts lang. Tapos on-off ng ignition, saglit. Pagkatapos ay in-start ko na. At dito nga ay nakita ko na may supply naman ng injector. So okay naman. Kaya ang ginawa ko dito sa tingin ko ay parang aandar naman yung engine kasi may supply naman yung injector. Kaya nagtry ako dito na paandarin. Ang ginamit ko dito ay RC1. Ayan, observe natin. Naglagay ako sa input ng ati. Pero wala. Ayan, hindi pa rin umandar yung engine. Hindi pa nga ako dito na kontento kaya tinry ko pa rin ng isang bisis. Sinabayan ko ng apak ng accelerator. Ayan, so wala talaga, ayaw talaga umandar. Ang ginawa natin, pinalitan natin to ng fuel pressure sensor. Ayan yung pinalit natin, may kulay green. So ngayon, ang gagawin natin dahil bago na yung fuel pressure sensor natin, ipakita natin sa inyo kung ano ba yung pinagbago dito. Try natin paandarin. Oops. Yan, so wala pa rin, ayaw pa rin umandar. Observe natin yung ginawa ko dito. Gumamit ako ng RC1. Okay, start. Ayun, tawag na tayo umandar na rin yung RC1 natin. For the first time. Yan, so patayin muna natin at itry natin paandarin ulit kung aandar na ba. Yun, so ang problema okay, ay ayaw umandar pag walang kati. Try natin ikati. Okay. Umabot pa nga kami dito ng isang araw sa pag-check lang kung bakit hard start siya ayaw umandar kapag walang kati. Kapag walang nilagay sa intake. Sa isang araw nga naming troubleshoot ay nag-diagnose ako na ang problema dito ay itong ECU. Ayan, kita natin. Pinatanggal ko nga sa kasama ko.
sa pag-diagnose natin na ito yung sira ay dapat nakasigurado talaga tayo dahil ang ECU na to ay mahal talaga to. So pa-order lang muna ako dito. At dahil nga sa hindi naman tayo magaling at hindi tayo umaasa sa sarili nating kakayanan, kaya nandito tayo at hihingi tayo ng tulong para may gabay tayo sa lahat ng trabaho natin. Pagkalipas nga ng ilang araw ay dumating na ang ECU. Yan, tiningnan ko lang muna dito kung same ba yung mga sakit niya. May kulay green pa tong ECU na dumating. Ang ginawa ko nga dito ay kinabit ko na yung ECU na bagong dating. Yan, malalaman na natin ngayon kung aandar na ba to ng walang kati. Kasi yung problema lang natin dito ay hard starting siya. So kinabit ko na nga dito yung baterya. Medyo excited na nga ako dito na paanda rin to para magkaalaman na kung ECU nga ba yung problema dito. Nadagdagan na naman yung gastos ng may-ari dito kasi bumili na naman siya ng ECU. Tapos dito ay sinit ko lang sa neutral tapos pinaandar ko na. Ayun, one click. So umandar na siya ng walang kati. Revolusyon ng kundi. So may ipad ka. Try natin paandarin ulit. Sobrang ingay ng anong engine, yung bearing at belt ay tumutunog. Check natin kung may engine ba dito. Yan, try natin ulit paandarin.